Alam niyo ba na halos kalahati ng basura natin ay pwede ma-recycle. Ito yung mga sa kusina na pwede i-compost, yung mga tree trimmings, yung mga pinutol na mga halaman. Ang 23.65 naman ito ay ang mga bakal, ang mga salamin na pwede rin i-recycle. Tapos ang 7.6, ito yung mga Tetra Pak, yung mga flexible plastics, mga sachet, mga textile, pwede rin ma-recycle. In short, ang hindi lamang pwedeng ma-recycle for disposal ay 12% ng Metro Manila at 4% nito ang dapat for special treatment. Ito yung mga iringgilya, mga hospital waste. So kung titignan mo lahat, meron tayong pwede magawa at yan ang dapat ibaba natin. Yung paggawa ng fertilizer sa mga wet garbage. Tapos, Angel, yung mga gagawa ng plastic. Sayang, wala lang rito, no? May proyektong maganda ang MMDA na yung basura na isang lugar, ilalabas mo, titimbangin ng plastic, titimbangin ng ang kung ano pang iba, at meron kang notebook, iipunin mo points mo. At sa points na yun, pwede ka na mag-grocery. Merong bigas, merong corned beef, ginagawa po to linggo-linggo. No, ipapakita po namin, sayang hindi na nadala po rito. At ipapakita rin paano gumawa ng compost. Kung magagawa natin yun, sinabi ko sa inyo, ang matitira lang ay 12%. Pangalawang pwede natin magawa, ako'y nananawagan sa lahat ng alkalde ng Pilipinas, sa lahat ng mga vice mayor, mga konsihal, na magkaroon tayo ng ordinansya na kung ikaw ay nagtatapon ng basura, huwag na yung fine, kawawa pa eh. Paglinisin na lang natin. Community service, basta makita kita nagtapon, sige. Magwalis ka dyan ng isang oras o 30 minutes para matuto na. Hindi ba? Pangatlo, importante rito ang circular economy, yung sinasabi ko. Na yung basura natin, ito i-recycle natin. And of course, yung trash traps. Anong ibig ko sabihin? Bawat estero, kung meron tayo sanang net na may magbabantay dito, ginagawa rin ito ng MMDA. Sayang, hindi ko napakita yung detrato, pero kung makita nyo yung ating water pumping station, yung mga basurang kakapal dahil sa trash trap, kung pumasok sa pumping station, masisira ang pumping station. Pero kung bawat dadaanan nito may trash trap, ang laking bagay nito at yung magtatapon, hulihin. Dapat bantayan ng barangay ito. Talagang mano-mano ito. At ang pinaka-importante sa lahat, sana ma-achieve natin na hindi na kailangan mahuli. Dapat may disiplina. Dapat may disiplina ang bawat isa na hindi ka na kailangan sitahin. Dapat alam mo na kung anong tama at anong mali. At ito'y mulat natin sa bata dahil ito'y para sa atin, para sa ating bayan, para sa ating mga anak, para sa ating kinabukasan. Yan po ang layunin ng ginagawa natin ngayong umaga. Kaya sa inyong lahat, pasensya na kayo, tumataas na po kasi yung araw at maglilinis pa tayo lahat. Kaya sinabi ko, siguro isang mensahe na lang tayo rito. Taos puso, nagpapasalamat ang ating mahal na Pangulo. At ito'y para sa ating bansa, sa bagong Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. O si Yusek Felicito Chito Balmusina, Undersecretary for Barangay Affairs. 35 years na nanungkulan sa barangay. Ha? 1997 up to 1992, kagawad ako. Wow. 1992 up to 2010. Ha? At 2007 ay punong barangay. 2007 to 2010 administrator. 2010 up to 2022, tayo po ay pinili ni Secretary Abalos. Ako po ay hindi nag-apply. Pero kinuha po akong pilit ni Secretary, kaya ako po ngayon ay nandito para ipakita ko kay Secretary, kay Pangulong Marcos na hindi sila nagkamali sa pagpili dito sa aking posisyon. Kaya lahat naman ng naging karanasan ko ay gagamitin ko sapagkat nagawa ko na lahat ng mga problema na yan sa loob ng 35 years at isi-share ko na lang sa bawat barangay. Lahat ng pwedeng taniman ng pagkawan dito, ito tataniman natin para ma-maintain lang ito. Si Daddy Yosik, nagkaroon ng setup ng may garden nung buhay. Dapat sila paano nga, walang continuation. Eh ngayon, talaga ako tututukan kapos pinagbawal ng dito.
paano nga, ayaw parang makakita. Kasi, hindi na pwede. Kasi yung naipapakita natin, eh, pero ngayon, pag nalilis ito, tatanim natin ng group. Ang buhay nasa inyo rin mga vlogger, tandaan nyo, ma-educate lang natin ang tao, pagtulungan. Yung salita ni Sekretary Vietmia, may paalam natin, napakalaking bagay. Kasi ito yung panahon na talagang, biro mo, lahat ng bansa puno ng tanim, lahat ng bansa tayo nagturo. Bakit ngayon, puro import ang ating solusyon, samantalang agricultural country tayo. Pumunta ka sa lahat ng highway, walang kapon. Eh, samantalang lahat lang ng highway, punuin mo ng fruit bearing sa kanyo. Oh. Diba, yun lang. May income ka na, solusyon pa sa climate change. Diba, solusyon pa sa climate change. Oh, at saka, may income ka pa. Limbawa, 1,000 na niyog. 1,000 na niyog. Kapitan, meron ka. Oh, ang isang niyog, 50 hanggang 100 ang bunga. So, yung 1,000, mamunga na lang ng 60, then 60,000 na niyog. Ibenta mo ng 25 pesos. Kasi meron kang income na 1,500. Ang problema Yusik, yung may-ari ng lupa kasi ayaw sa ipagkakaroon. Yung gusto niya. Plano niyo sir ni Lalo, di ba? Kung Marcoleta at ni Consuelo Rani. Yan ang plano rin namin. Talagang panod kin. Kahit nasa kondo tayo, may baso naman. Ang bagay yan sir sa agriculture sir. Oo. Kasi nga ito, ano ang kakayanan pa ng agriculture? Ang tao nila hanggang regional. Sino ngayon ang gagamitin mo? Diba barangay pa rin. Ang DTI, ganun din. Ang DNR, ganun din. Ang tao nila hanggang regional level. So talagang alakang inuutosan sa mga barangay. Yes. Kaya kailangan yung initiative, yung mga sakit na nakikita na nilang ang DIG, yun ang ibang agency, dapat tumulong na din. Hindi yung, huwag na yung kanya-kanya. Kasi yung iba, pag hindi niya programa, ayaw. Yes. Mali yun eh. Yun ang talangka mentality yun. Ayon. Pag ang dapat natin dito, teamwork para sa Pangulo, para sa bansa. Wala nang akin yan, ako yan. Ayoko yung ganun, nakita niyo ako. Hindi ko sinasabi, akin niya, hindi. Ito para sa bansa, para sa DILG. Ayoko yung ganun na tao na como project niya. Huwag natin gawin niya. Kaya Pedro yan. Di ba, yun ang talangka mentality para sa akin yun. Sinimulan ni ganitong maganda. Dahil ginawa niya yung maganda, kahit maganda, ayaw niya. Ayaw hindi niya susundan. Tuloy. Tama? Ayaw ituloy. Dapat, lahat ng maganda ituloy. Tama. Dapat, baguhin na yung ganung klase ng mentality. Ano po yung sinabi ni Ensign daw? Ang ganito, lahat ng mga mananalo, kasi nga ganito, magkakaroon talaga ng monthly validation, daily ang monitoring, at ang awarding noon, quarterly. Lahat ng mapipili, limbawa 10, bawat city and municipality. So 1,700 cities and municipality, that is 17,000 ang mananalo quarterly. So yun, para magkaroon ng incentive sila, at magkaroon ng, alam mo na, iba yung competition, di ba? Alam nga naman puro kulelat, at yung puro kulelat, bibigyan ko rin ng award, kalabasa. Buto ng kalabasa. Ay, baba, ito naman ang sa'yo, dahil hindi ka nag-i-improve, halika. Ito, saka mag-report ka sa opisina ko, para i-train kita, i-seminar kita, bakit hindi mo nagagawa yung nagagawa nila, di ba? Yes. O ganun ang ating gagawin. Kung hindi ayaw mo magbago, kalabasa award ang bibigyan. Di ba? Tama, ganun lang. Maganda yata dito yung signo, Mat Garden. Oo, gagawin natin. Oo, gagawin natin. Yan ang plano natin. Kasi pag may kalabasa yung pinulak ko. Kaya nga, ito, gagawin natin ito lahat. Sarap magbooting din. Sama kami niyan yung sika. Oo, pagka, balik tayo rito, pagka naayos to. Yes, sir. Ha? Mabuhay, ang bahay. Mabuhayan, miga-miga, love, shout out dyan. Luzon, Visayas, at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa may Basiko compound kung saan po ay nandito po napunta yung mga basura paligiran ng Maynila no, dito po pag nag-high tide. Sa ngayon ay low tide, ito na po yung adat na natin kung tayo pupunta. Pero sa ngayon po ay dito kayo na madumi, no? Grabe ang dito. Ngayon nalinis na po ng pinagsama-samang mga ahensya ng gobyerno, DILG, BP, FMP, tapos yung DNR, DLG, DOH, mga kababayan, no? At marami pang iba, mga
barangay sanggunian official lahat at mga yung estero ranger ngayon din mga kabayan at nagsama-sama po kami kanina no ngayon ngayong araw ito po yung nakuha namin no ito nyo daming comeback yan ito pa oh ayan no yun daming sako yan mga kabayan no yun pa yan at dyan tinambak yung iba at sa ngayon po ay unti-unting hinahakot na ng mga truck ng basura dito. At ito po yung natira na yan mga kabayan, hindi po nakayanan sa dami namin, hindi po nakayanan, no? At sa dami niyan ay barangay na po magpatuloy niyan. Ngayon, barangay na po mga kabayan magpatuloy niyan at buong Pilipinas po ay magkaroon po ng clean drive, clean up drive mga kabayan. Para po sa kalinisan ng bansang Pilipinas, bagong Pilipinas. Yan mga kabayan, maraming salamat at ay... No, patuloy po tayo at maging malinis sa ating tahanan at sa ating mga kapaligiran no, sa ating barangay. Yan ha, miga-miga love sa Tadjan, Luzon, Visayas at Mindanao ay kasama po na at mga kabayan natin sa ibang bansa. Thank you.